Hello mga kaindayaning! Welcome to my channel! So, for today's video, pag-uusapan natin ang top 5 funny experience ko sa Japan. Pero bago ang lahat, lalakasan ko na po yung boses ko kasi nagre-reklamo si Jane Gandara, Momshi! Ayan, nalalakasan ko na yung boses ko ah. YouTuber din siya guys, subscribe nyo din po siya. Ayan guys, ikikwento ko sa inyo yung katangahan ko sa Japan. Ang hirap talaga pag walang alam, guys. So, pag iniisip ko siya, parang, nakakahiya talaga sobra. Pero, ayun na nga, part yun sa life natin, para matutunan natin yun. Pero pag pangalawang beses ko na yun nagawa, sobrang tanga ko na talaga, guys, sobra. Pero hindi pa naman. Eddie, so, wow! Start tayo sa first day ko sa Japan. Ang naging first day ko sa Japan, naging basurera ako ng madaling araw, guys. Naging basurera ako. Kasi, maaga ako nagising noon. Excited kasi ako. Alam mo naman, first day sa Japan, di ba? So, ay kumatok dun sa pintuan namin. Tsaka, yun pala, yung may-ari pala ng building. So, ayun na nga, kinausap niya ako. Wala naman akong naiintindihan sa sinabi niya. Ang narinig ko lang is betsu betsu daw. So sabi ko, ano yung betsu betsu? Maano yung utak ko? Kasi wala talaga, kahit kinakausap ko siya ng English. Hindi talaga, ang hirap guys. Pag meron silang word na English, iba pa yung pagkabigkas nila. So kailangan talaga natin matutong mag Japanese. Ang hirap talaga pag Nihongo wakarimasen. Yung mga dandruff ko sa ulo lumalabas, guys. Tapos eto pa, ginawa ko na yung pagsisegregate ng basura. Tapos kinuha niya ulit yung sinisegregate ko kasi 'di ba sa Pilipinas ginagawa natin tatlo lang yung segregation natin ng basura. Yun sa kanila pala, ang dami, parang 6 or 5 atang plastic na nakahiwalay-hiwalay kasi iba yung tela, iba yung karton, iba yung pet bottle, iba yung cans. So, ayun na nga, isa-isa ko yun. Nakahiya. Pero the good thing lang is, may natutunan ka. Next is number 2, sa counter. Ayun, kasi sa Japan, ang counter nila, for example, sa 7-Eleven, yung counter nila doon, pag nagbigay ka ng pera, ilulusot lang nila yung pera doon, yung sukli, lalabas na agad. So, iaabot nila yon. Pero doon sa nabili kong, Boss Burger ata yung pangalan nun. After noon, may pila sa likod namin. So, binigay ko na yung pera. Ako yung pina-order ng kasama ko. Nung binigay ko na yung pera para magbayad, hinintay ko yung sukli. Kasi hinihintay ko na iaabot sa akin. Yun pala, nagtitigan kami ng dalawa ng kahera. Kasi nga, hindi din niya alam kung ano sasabihin niya. Kung sasabihin niyang may o-orderin pa ako, may nakapila dun sa likod. So, ayun na nga, parang ilang mga 2 minutes ata kaming nagtititigan kung ano yung sasabihin ng ng kahera doon. Tapos yun, may biglang lumapit na isang staff doon. Tapos tinuro niya sa akin na ito daw, kukunin ko daw yung sukli, ito. Parang ganun. Basta parang ganun yung sinasabi niya. Pero hindi ko alam po ano yung exact na sinabi niya. Kasi, ayun na nga, ni Hongo. Meron din palang counter doon sa Japan na nasa harap yung labasan ng sukli. So, ikaw mismo yung kukuha ng pera mo dun sa harap mo. Eh, hindi ko alam kasi nasanay nga ako sa mga convenience store. Sila yung aabot. Pero ang nakakatuwa lang, guys, kasi naging cashier ako sa Pilipinas, palagi ako nasushort ng pera kasi nga, ikaw yung mismo yung magbibilang ng sukli mo. E doon sa kanila, ipapasok mo lang yung bayad ng customer, tapos susukli na kusa kung magkano yung sukli ng customer mo. So wala ka talagang short na magaganap. So ayun guys, nasa number 3 na tayo. Sa grocery naman to.
So, ang nangyari, yung pushcart ng grocery, ewan ko lang kung lahat ng grocery may ganun. Kasi dun sa pinuntahan namin, yung grocery dun, ano, hindi mo, di ba sa Pilipinas, kukunin mo lang agad yung pushcart. So, doon pala, merong mga pushcart doon na kahilera, hindi mo siya maupuha pag wala kang nilagay na sinusuktok ka doon na 2 yen or 10 yen. Tapos, ayun na nga, may nagsabi sa amin na ilalagay daw namin doon yung 2 yen. Tapos, nung sinuksok ko na doon, hindi ko alam kung ano yung mga pipindutin kasi hinila ko na siya, kasi hinila talaga. Makakahiya, guys. Tapos, ano, ayun, tinulungan kami, parang Pinoy ata yun. After nun, pagkabalik ko, pwede mo na pala kunin yung 10 yen. Kasi nga, parang, hindi ko alam kung deposit pa yun or yun yung susi mo. Parang, kasi ikaw din yung magbabalik dun sa cart pagkatapos mo maglagay sa sarili mong ano sa plastic bag, yung mga binili mo sa grocery sa plastic bag, kasi walang bagger dun, guys. Sariling sikap yung paglalagay mo dun. Kaya, yun. So, ayun, guys. Nasa top 4 na tayo. Nakakita daw ako ng 10,000 yen lang naman. Charot. hindi ako yung nakakita. Pero joke lang yun. Hindi talaga kami nakakita ng 10,000 yen. Kasi, ang nangyari nun, sobrang tanga ko na talaga nito, guys. Sobra. Kasi, sinamahan ko yung friend ko sa Book Off para mamili. Kasi sale siya nun. Parang 70% off or 50% off. Kasi yung Book Off, guys, ukay-ukay siya sa Japan. Na hindi naman siya totally ukay-ukay na used talaga yung mga binibenta nila dun. Nagbibenta din sila ng mga iPhones, mga gadgets, mga books, kaya siguro Book Off or ewan ko. Tapos, mga damit. So, sobrang worth it, guys. Kasi minsan, ano yung parang, kahit mga branded, yung Zara, na bag, 500 yen lang. So, nasa 245 pesos or 250 pesos lang sa atin. Tapos, yung parang swear pants nila na nasa 200 yen lang. So, nasa ano lang natin yung guys, 100 pesos lang. Mga t-shirt na Gap, 100 yen lang, guys. So, nasa 45 pesos lang yun sa atin. So, worth it talaga. So, ayan na, guys. Balik na tayo dun sa, ano, sinamahan ko siya. Tapos, ako lang yung may dalang bag nun. Parang sling bag. Iniwan niya yung pera niya sa akin, nung 10,000 yan or isang lapad, kasi wala siyang dalang bag. So, ayun na nga, guys. Yung laman lang naman nun, cellphone ko, tsaka pera niya. Eh, kakakuha ko ng cellphone ko, siguro nalaglag yun. Tapos, magkahiwalay kami, nag-iikot-ikutan kami dun. Tingin, sari, kanya-kanya kaming tingin dun. Tapos, buti na lang, nakita niya yung 10,000 yan. Kasi akala din niya, nakita talaga niya. Sabi niya, Gian, nakahanap ako ng, nakita ako ng 10,000 yan, isang lapad, ano. Ayun, na-excite kami kasi akala namin makakapag-shopping. Makalibre kami. Yun pala, buti na lang, hindi pa kami nakapili. Hindi pa kami nakahanap kung anong gusto namin. Kasi nga, nung chinek ko yung bag ko, wala na yung 10,000 yen dun. So, ayun ang tanga-tanga ko, guys. Siguro kung nakabili kami ng ganun kalaki, ewan ko na lang, baka makabayad pa ako, magkautang pa ako sa kanya dahil sa katangahan ko. Seriously? Ayun, guys, nasa top 5 na tayo, which is sa CR ng Japan. Kasi nga, ito talaga guys, yung pinakasikat sa Japan, yung bowl nila na may umaano sa puwet mo pag nag-gerbs ka. First day ko doon, tinuruan ako kung paano gamitin yung bowl. Natutunan ko naman kung ano yung pipindutin, kung ano yung pang palabas ng tubig, ano yung, kasi diba, kanji.
Ang hirap intindihin, guys. May mga kanji doon, hiragana, katakana. Wala pa akong alam. So, kahit naman ngayon, wala pa rin akong alam. Nung first ko, okay pa. Nakapag-earn na pa ako ng maayos. Nakapag-linis pa ako ng maayos. Nung pangalawang balik ko, ayun. Ano lang naman ako nun. Nagbiwilang naman ako nun. Pero, pwede rin hugasan, palabasin mo yung tubig dun sa may bowl. Nung pinindot ko yung pipindutin na para lumabas yung tubig, ang hina sobra. Hindi nakaabot dun sa ano ko. Alam nyo na, hindi nakaabot sa pinaka-part na gusto kong basain. Tapos, ano, ayun, nagtaka ako kung bakit. Pero meron naman siya tubig na ano. Hindi ko alam kung anong pipindutin ko. So, ayun na nga. Ito naman tong si Inday na nagmamarunong. Stop it! Get some help! Pindot ako ng pindot doon. May pinindot ako doon. Tapos, ayun na nga, walang lumabas. Parang, yung pinindot ko pala noon, nung nalaman ko, parang pangpainit siya. Pampainit siya ng ano, upuan. Kasi lalo na pag winter, hindi malamig yung inuupuan mo. So, may pinindot ulit ako. Ayun na nga. Meron kasi parang limang pipindutin. Meron kasi limang pipindutin doon. Parang paunti-unti siyang lalakas. So, yung napindot ko is yung sobrang lakas. Pero yung sobrang lakas. So, yung pinindot ko yung sobrang lakas. Biglang, so, ayun na guys, muntik na akong makaligo. Natawa ko kasi yung sahig doon, basang-basa. Yung wala pa namang map doon, so yung tissue, wala ko ng tissue. So pinunasan ko agad yung sahig. Hinahanap, ito na nga guys, hinahanap ko na nga yung basurahan. Kasi nga, nung nakita ko yung may basurahan doon, ang liit, sobrang liit guys, na parang, alam yung ganyan lang kaliit. Yun pala, naisip ko, saan ko itatapon? Parang hindi naman ito basurahan, pero nilalagay ng mga parang napkin ata yun. Nilagay ko na doon. Yun pala, yung tissue pala doon sa Japan, yung tissue pala nila, pwedeng itapon sa bowl. Pwede mong i-flush. Kaya yung usually mga basurahan dun sa Japan, sobrang liit lang talaga. Wala kang makikita ang malalaki. Kaya less ano din talaga, kalat sa CR nila yung mga basura. Amazing! So, yun na nga guys. Thank you for watching my video. Sana natuwa din kayo sa katangahan ko. At may natutunan din kayo kahit papaano. Although, hindi naman siya, totally talaga na, shinare ko lang yung naging experience ko. And if you like this video, pa-like naman kayo, guys. Nagmamakaawa. Pero okay lang, guys. Ito lang. If you like this video, like, comment, and subscribe to my channel for more updates and videos. So, thank you, guys. Thank you for watching. Bye-bye. Sayonara! Sayonara, guys. Kina hito.